Welcome back mga kalapatids. Gago! Takmana! Yun o, so welcome back mga idol. So for today's video is nakuha na natin yung mga nilaban natin sa mga OLR, lalo na yung ating pang 28th place equal first siya guys, no? So bali pang 28th drop siya sa mga naunang ibon nung 250 miles sa AGN mga idol. Alright, so ano pang iniintay natin bago ko pakita sa inyo yung mga ibon natin guys, intro muna tayo, let's go. So yan, so welcome back mga idol. So nakuha na natin yung mga bagong dating natin guys. So meron tayo dyan dalawa din na tumapos sa OLR. Magkapatid guys, no? Talagang nestmate sila nandyan. Tapos yung ating 28th place andyan na rin. Nice. So isa-isa natin silang ipapakita dito, no? Para mas makita nyo na maigi, sinetup na natin to guys. So kukuhain na natin sila. So by the way, meron din tayo mga ibang breeder dyan na ipapakita sa inyo. Alright? So by the way guys, no, so ito lahat ng to, pati yung mga breeder, pati yung mga main breeder natin, mamaya papakita ko sa inyo. Lahat yan guys, for sale, no? Takmana! Kasi nga, hindi naman natin kayang i-keep lahat mga idol, no? Gustuin ko man i-keep lahat yan, pero hindi natin kaya dahil maliit lang naman yung loft natin. At saka, yung ginagawa natin na sariling linyada natin, which is yung acero line natin, hindi natin makukontinue yun kung magbe-base tayo dun sa mga breeder natin, mga main breeder natin, alright? So bali ang gagawin natin guys is next year, kasi nga ang dami na nating nauwi, no? So meron pa tayong pang 7th place guys, no? Nung 500 miles sa Big Andy mga idol. So iniintay ko na lang yun, baka sa isang araw nandito. I-separate vlog ko na lang pakita yung panibagong ikikip natin na ibon na pang 7th place sa Big Andy mga idol. Dahil first time natin yun, naka 7th place tayo, pasok tayo sa top 10, no? Wow, ang bigat! So ayan guys, yan yung mga panibagong gagamitin natin next year, kaya kailangan din natin i-out yung mga main breeder natin dito para naman mapakinabangan nyo din or yung iba. Pero payo lang mga idol, kasi yung mga main breeder na i-out ko mamaya sa huli nitong video is hindi siya budget wise mga idol, alright? So dahil nga ma-import ko pa yung mga yon, alright? Kasi nga yung iba meron na rin akong mga ano diyan pang stocks ko. So sila na yung mga papaykutin ko sa mga susunod na taon. Kaya willing na akong i-out sila dahil meron na akong mga linyada nila diyan na subok ko naman na mga idol. Kaya ako nga sila ginawang mga main breeder natin mga idol, alright? So ano pang inintay natin? Pakikita na natin sa inyo yung ating unang dalawa na galing sa parehas na OLR. Magkaibang OLR siya guys na sinali natin, pero parehas silang nakauwi. Ang ganda pati nung result. Puta edi, wow! Parehas silang cock, pero yung isa sabi hen, yung isa cock. Right? So nag-aaway-away na sila guys. So papakita ko na sa inyo isa-isa, pati yung pedigree ng mga magulang nun, alright? So unahin natin yung dalawa na nestmate mga idol. A few moments later. So ayan mga idol, no, so itong si 4413 sa late hatch siya naglaro sa AGN OLR mga idol, alright? So ayan yung isa sa mag nestmate na nakuha natin na ibalik natin dito, alright? Tapos yung kasama niyang lumaro sa AGN, yun yung nag 28th place sa atin. So mamaya makikita nyo yun mga idol, alright? Yung kapatid niya naman guys naglaro sa spring break OLR. So tara, kuhain natin yung kapatid niya. So yun, kakarating lang nun. Kaya hindi ko agad na i-vlog to mga idol, dahil kakarating lang nung isa. Alright? So ito yung kanyang pedigree mga idol. Ayun, no? Napakalupit ng mga pedigrees natin mga idol. So ayan, may tatak na ng Ryzen's Love yan. Nakasealed na mga idol. Okay? Tapos yung signature nating tatak. Excellent! So tapos nyan, yung pirma na lang ang kulang guys, tapos ilalaminate natin to para hindi siya masira. Right? So next natin yung kapatid niya mga lods. A few inches later. So guys, ito yung kapatid pala noon, ayan. So makikita nyo, ish. Kamukhang kamukha guys, no? 2022 lang to, pero kita niyo naman, no?
Sumuha siyang kak, pero sabi dun sa ano, hen siya. So, tingin ko kak to. So, ayan, paala natin dito. Ayan siya mga idol. Kung makikita nyo, napakagandang ibon. So, ayan naman guys, is si 4412. No, yung kapatid niya kaganina, nauna, 4413. So, ito naman guys, finisher ng Spring Break OLR mga idol, alright? Pang 53rd siya nung 300 miles and then 78th place siya nung 350 miles, no? Mag-nestmate sila nung finisher natin sa AGN, American Grand National OLR. Kita niyo naman yung tindigan niyan mga idol. No, sariling breed natin to mga lods, alright, nilaban natin. So para sa mga newbie, ayan guys, no, so talagang may lipad tong mga to dahil nilaban natin to sa mga one love race, no. So, ayan, Ganus AFL. So ayan guys, no, so yung mag-nestmate na yan, ito yung nanay nila. Kung makikita nyo, tanggalin ko lang yung ilaw. Ayan, so AFL mga idol, ayan yung nanay nila. Alright, so African Heat, Sulu, Untamed Desert, tsaka Said in Span, yung linyada ng nanay, alright? Galing mismo kay Ado yan mga idol, AFL. Tapos yung tatay nila, yung nakuha ko of course, ayan. Kita nyo naman guys, Mona Lisa, Racket. Tapos Sun City tsaka Margos Treasure, yan yung mga linyada nung tatay nito, no. So parehas GFL yan kasi yung Ado puro GFL din yun, no. So yung mga nasa linyada nitong Ado ko puro GFL din, alright? So anak yan direct yung tatay nila, direct sa ni Sherman at tsaka ni Maricana, full sister ni Laura is a big winner today. Okay, yung nanalo sa first South Africa Million Dollar Race. Wow! Sana all! Ayan yung tatay nila guys. Naka DNA pa yan mga idol. Ayan o, oh. Kitang kita nyo naman. Napaka solid nung tatay tsaka yung nanay nyan mga lods. Alright! So yan, yung dalawa natin guys. So PM nyo ako kung interesado kayo dito sa magkapatid na to. Okay! One eternity later. So ito naman guys, yung ating 28th place, equal first nung 250 miles. So ito hen guys, napakaganda nung linyada na ito talaga guys. Talagang makaka-jackpot yung makakakuha dito guys. Lagay natin siya dito. Ayun. So ayan siya guys, no, napakagandang hen yan. So yan naman is, so itong hen naman na to guys is si 4449, no. So siya is equal first, 28th place sa 205 miles lang pala, American Grand National OLR, no. So nagfinish siya ng pang 200 plus nung final race kasi guys yung semi-finals, yung nag 28th place siya, tsaka yung pagitan ng final race is alos isang buwan mahigit guys. What the fuck? So nawala sa hulog yung mga ibon natin. So kung siguro mga after 1 week lang, yung usual na release talaga nung karamihan ng OLR na after 1 week ng 300, nililipad na nila agad sa 350 para maganda pa rin yung lipad ng mga kalapangot. Pero yun, inabot ng 1 month. So feeling ko may mga sakit yung ibang kalapati doon, pinagaling lang. Ang sabi is bad weather, pero biruin mo, isang buwan mahigit na bad weather sa California. So medyo doon ako nagduda. So tingin ko lang may sakit yung ibang mga kalapati, kaya pinagaling muna niya para maganda yung laban siguro. Pero itong ganda sana ng lipad niya, 28th place siya, no. Tapos isang buwan na tenga, kaya ayan, nawala sa hulog. Ikaw ba naman, isang buwan kang walang lipad ng malayo, talagang mawawala ka na. Buti na lang nakauwi pa rin siya nung final race natin, na ibalik natin siya dito kahit papaano. So guys, ayang ibon na yan pala guys, no. So ang kapatid niyan, money winner sa Martinez, no, yung nag 13th place sa atin sa 250 miles.
kapatid niya yon. Tapos bago ang nanay at ang tatay nito galing kay Sir Sherwin Tolentino. 3 stars in a son, mga idol. So bago niya in-out sa akin yung nanay at tatay nito, nag-iwan muna siya ng kapatid nito, guys, no? Naglaro sa Apple Cup. Money winner din ng Apple Cup, guys. So tatlong money winner sila, mga idol. Siya, yung kapatid niya na money winner ng Martinez Classic, 250 miles. And then yung kapatid niya na nakay Sir Sherwin Tolentino, money winner ng Apple Cup, mga idol. Alright? Damn! So pakita ko sa inyo yung pedigree ng parents nito. Alright? So yung nanay niya, ito, bam! Galing kay Tatang Marcelino Fernandez, mga idol. Alright? Kung nakita nyo naman, ito, sinabi dyan, no? This bird is bred by L. Fernandez Love, flew the THC Club Race, NCIC Northern California Invitational Combined. Very good pigeon, ace pigeon and Hall of Fame. Ito yung mga bloodline ni Tatang Marce, no? Yung kanyang sack pair cross sa racket line, mga idol. Alright? Yung mga foundation ni Tatang Marce, mga idol. Ayan, guys, kung nakita nyo bakit siya nag Hall of Fame. Ayan, meron siya ditong diploma. Isa, dalawa. Alright, so ito yung nagsasabi na Hall of Fame, itong ibo na to, mga idol. Ayan, oh. So ito, basahin natin, guys, tapos screenshot nyo na lang. The best young bird pigeon single race performance based upon UPR. The pigeon must clock in the top 20% in 5 different young bird races. Different dates, different time. At least one of the races must be 250 miles or more. The mileage of the race must total 1,000 miles or more. Clocking in 5 different races. Ayan. So, Hall of Famer. Ayan, nakita nyo naman, guys. Hall of Famer. Wow, ang bigat! Pero yung tatay, ito yung nanay, guys. Ayan. Alright, so, nag 15th place siya. At saka 20th place. Okay, napaka-solid yan, mga idol. Okay, so ito yung nanay, guys. So kukuhain natin yung tatay. Mas maganda yung tatay, guys. So ito naman, guys, yung tatay. So ito yung isa sa mga base breeder natin dito, no? So kita nyo naman, tatlo agad yung inanak na puro money winner, mga idol. Bam! Ito yung tatay, guys. Ayan, kita nyo, kayo yung Tatang Marcy din. So ito yung famous niyang line, yung Sakper at saka Scooby-Doo Shellens, mga idol. Alright? So kung mag-ano kayo ng Shellens, diyan na kayo kay Tatang Marcy. Dahil the best yung mga Shellens niyan. Alright? Ito yung malupit diyan, guys. Kung makikita nyo, bred by L. Fernandez Love, flu, ganun din, THC, tsaka yung NIC, yung NCIC, Northern California Invitational Combined. Alright? Yung this bird did very good, ace pigeon and Hall of Famer. Wow! Sana all! So on top of that, mga idol, hindi lang siya yung Hall of Fame. Nakita niya yan, tatlong siblings niya are all Hall of Famer birds, mga idol. Nice. Tsaka itong bird na to, nanalo din ng pooling money, mga idol. Kita niyo naman, guys. Napaka-solid yan, no? So ayan, yung isa sa mga pinakakatago-tago nating mga bigating linyada natin dito. Ayan, ayan yung mga kumakana sa atin, guys. Itong mga Hall of Famer birds natin. Ayan, nakita nyo naman, oh. Isa. Dalawa. Alright. So, ganun din. Ganun din yung sinabi dito, guys. Ayan, oh. AU Hall of Fame Young Bird. Alright. So hindi yung tatay nila, hindi yung lolo nila. Sila mismo, nanay, tatay, parehas Hall of Famer, mga idol. Boy. So lead. All right. So ayan, oh, napakaswerte ng mga nakuha niyan, mga lods. No, Hall of Famer, tatay, nanay. Ano pa ba? So ina-out ko siya kasi nasa akin yung kapatid niya. Yung nasa Martinez, no? Yung nanalo sa Martinez, guys, nasa akin. So, hindi naman natin kailangan kasi parehas silang babae nun. So, ito babae din.
So out na natin to, no? So bigyan natin ng chance yung iba na makakuha ng ganito, right? Lalo sa mga sa mga beginner, guys. Okay? So napakagandang pangsimula niyan. Alright. A few moments later. So ito naman yung isa sa mga i-stack ko sana, pero i-out na rin natin, no? Gandang kulay, oh. Medyo may konting brown-brown, pero parang ano, ash yung kulay niya, ng batik-batik. So kakto, mga idol, napaka-solid, ang ganda. Ang hipo, napaka-ganda, guys, ng hipo. Ayan, oh. Kita nyo yan. So napakaganda rin ng ibo na to. So papakita ko sa inyo. Ayan. So mga idol, kita nyo yung tindig. Napakaganda. Alright. So ayan naman, guys, is dapat i-stack ko. Pero since nasa akin yung nanay niyan at saka yung tatay niyan, is i-out ko na. Pati lola niya nasa akin. Inbreed yan, mga idol. So siya is si 4473. 2022 lang din yan, mga idol. Apaka-solid, mga lods. Alright? So kita niya naman, guys, ash gray, kung sino may gusto ng off-color. O ash gray na medyo nag-silver siya. So yan, guys, is 99% Huben yan, mga idol. Huben na Yuk 700 inbreed. No? So yung nanay niyan is kulay mili, galing kay Kuya Bill. No, yung nanay niyan is anak ng double winner. Yung itim na pinakita ko, guys, kung hindi niyo pa nakikita sa Facebook page ko, yung itim na nanay niya, na lola niya, nandun, guys, yung lola niya. No, first sa 305 miles ng Mercedes Classic, tapos first din na off color, kaya naging double winner. Yung pinares ni Kuya Bill doon is yung galing niya kay David Closing, mga idol. Silver, kaya naging ganyan siguro yung kulay niya. Kasi yung nanay niyan, mili. Alright, tapos yung sa tatay side niya naman, galing din kay Kuya Bill. Alright, yun naman, guys, ang nanay naman ng tatay nito is double winner din, no? So si double winner ulit, tapos pinares niya sa anak ni Yuk 700, guys, no? Si Yuk 700, producer yun, guys, na Huben. Kulay itim yun, si Yuk 700. Alright, so ayan, guys, no? So hindi ko sana i-out to, pero wala, eh. Nasa akin naman na yung nanay tsaka yung tatay, tapos nasa akin pa yung lola. Okay, pati yung lola nung nanay, yung pati yung lola niya sa tuhod, nasa akin, binigay na sa akin ni Kuya Bill. What the fuck? Alright, so kailangan ko na rin i-out kasi nga, maraming tayong cockbird dito, so kailangan natin magbawas ng konti, okay? So ayan, guys, PM niyo ako dyan, napakagandang ibon. Solid na solid, mga idol. Kita niyo naman, tindig pa lang. Ang ganda ng katawan. Next! So next natin, ito, guys, dati kinukuha to sa akin, eh, pero hindi ko binigay. So ngayon, i-out ko na lang din kasi sayang. Si Awit 206 to, mga idol. Ito yung unang ibon na inuwi natin, alright? Yung anak na ito, guys, nanalo sa Golden Valley Late Hatch, guys, ng $1,000, alright? Yung anak niya nanalo, guys, mismo ni Awit, okay? Eventually lang, hindi na nakabalik sa atin yon kasi nilaban natin ng 450 miles yata yon. So hindi na nakauwi yung anak niya. So sayang, no? So iano, pero may sibling yun sa akin, guys, na anak din nito. Ang ganda rin ng kulay nung sibling nun. Kaya iiwan ko na yon. So ayan, guys, producer si Awit 206, guys, no? So Pabry Vernasa to, no? Direksan nung Kratos line. Yung Kratos mismo ni Sir Eric Madrigal. Ayan. So another cock to, guys. I-out natin, Awit 206, pinakaunang ibon natin. Naglabas ng money winner $1,000 sa Golden Valley Late Hatch, mga idol. Napaka-solid, Tiger Grizzle na pula din yung anak niya, ganyan-ganyang kulay yung naglabas. Yung nanalo doon sa Golden Valley Late Hatch.
Alright, next natin guys. Meanwhile. So ito yung mga next natin guys. Ito isa sa mga napakagandang breeder to guys. Napaka solid na ito. Sayang lang kasi hindi ko na mapapakinabangan kasi nga ano eh. Meron na tayong foundation line na binubuo, yung ating acero line. So sila na yung gagamitin natin. Napakabata pa nito, 2020 lang to mga idol. Lagay natin dito. So ayan guys, si Puyo, no? So ang achievement niyan guys nung lumaro yan sa race. So nakuha ko yan kay Sam Haslem. So kung di nyo kilala si Sam Haslem, isa rin sa mga napakagaling na ano yun, napakagaling na pansier yun dito guys, no? From Utah yata si Sam Haslem. So ang pedigree niyan guys, ito, pakita ko na lang sa inyo. Ayan. So ayan siya mga idol, si 20 Sam 176. So kung nakita niyo siya, linyada niya guys, Van Morsel. Tapos meron siyang Red Fox Jansen. Ayan, Red Fox Jansen. So Jansen Van Morsel siya. So itong ibon na to mismo, ayan, lumipad ng 4th sa Old Bird 245 miles. 5th Old Bird 400 miles mga idol. And then flew first 330 miles DWI Club mga lods. Excellent. Alright. So napaka solid niyan. Ayan, Sam Haslem mga idol. Kita niyo na guys, no? So kaya ayaw ko sanang pakawalan to eh, pero napaka dami nating kak kasi. At saka gusto kong talagang maisubok yung mga napauwi natin na sarili nating breed next year. So hindi na talaga siya magagamit. Alright, so ayan guys, nung nag Old Bird race 200, sa 245 miles nag 4th siya, sa 400 miles nag 5th siya mga idol. Tapos as a young bird, first siya sa 330 miles mga lords, Sam Haslem. Alright, Red Fox Jansen Van Morsel. So ito guys, medyo i-out ko to kung magkano ko siya nakuha, no? So tawag ko dyan Puyo, kasi kung nakita nyo may Puyo siya sa dibdib. Yung frill niya, ayan o, kung nakita nyo yung frill niya sa dibdib mga idol, si Puyo yan eh, 176. Napaka solid, sayang lang hindi ko magagamit ngayong taon. Last year di ko na nagamit to, talagang wala eh. Dapat ngayong taon ko gagamitin, pero ang ginamit ko ngayon yung mga bago ko na bagong dating, at saka yung mga producer, syempre yun na yung papaikutin natin mga idol. Alright, tapos kumuha na ako ng mga pang stocks para yung ibang mga baseline breeder ko, ile-let go ko na rin guys. Alright, so mamaya yun sa huli. Alright, sa huli na itong video. So tara, kuhain naman natin yung iba pa nating mga i-out mga idol. Alright. So ayan guys, PM nyo ako dito, si Puyo. Sayang lang talaga kasi nga hindi na natin talaga magagamit dahil meron na tayong gustong bloodline na uumpisahan, which is yung ating acero line mga idol. Alright. So nakakapanghinayang man, pero we'll see kung talagang merong gustong gusto to si Puyo. Okay? So I'll be right back. A few moments later. So ito na guys pala yung mga i-out natin na mga baseline breeder natin to mga idol. So mga hindi to mga budget meal mga idol. So ito yung una. So ayan, stop band rate to guys. So ito yung mga baseline ko dito. So isa sa mga baseline ko, 2016 to. So galing to kay Tom DeMartino mga idol. So kung hindi nyo kilala si Tom DeMartino, search nyo lang sa Facebook, tapos tanong nyo siya kung magkano yung mga stop band rate niya. So ito 99% stop band rate to. Baka sabihin kasi nung iba wala naman pure, no? So ito 99% lang po. Gago! Stop band rate mga idol. So ito yung mga baseline ko, yung mga i-out ko dahil meron na ako mga anak nila na papaikutin dito. Alright? So tignan natin ng maayos yung tindig niya dyan. Ayan siya guys. Napaka solid, no? So yan yung isa. So hindi ko na pala guys i-ano lahat halos ng mga i-out ko ha. Yung iba picturean ko lang, tapos PM nyo na lang ako. So hen to guys, hen. So isa sa mga hen natin yan. Ganda,
ganda ng tindig talaga. Solid. So, ito, yung kanya pedigree mga idol. Ayan, Tom DeMartino. Sleepy Hollow. So, ayan siya, stop ban rate, granddaughter of both Danny Boy and Tabius. Alright, si yung mga proven linyada ni Tom DeMartino na stop ban rate. Ayan, napaka-solid mga idol. So, ayan yung isa sa mga nagpapabilis ng ibon natin, itong mga stop ban rate na to. Kaya kumuha tayo para i-blend natin sa ibang mga makukunat na linyada, kaya tayo nakapagbuo ng mga napauwi natin dahil sa mga to, no? Excellent. So kundi dahil sa kanila, no? Walang bilis yung mga ibon natin, alright? A few inches later. So welcome back mga idol. So ito na guys, yung mga piling-pili nating mga breeder guys. So unang-una ito guys, naglabas sa akin ng dalawang top place, no? Yung unang anak nito 2021 sa Fast Eddie, second sa trap guys, no, sa 200 miles pang second place. Wow. And then yung sumunod na anak niya, money winner ng Apple Cup din mga idol. So ito siya guys, no. So ito guys, kita niyo naman nalilisik yung mata, oh. Grabe ka solid, no. So dahil nga mayroon na tayong anak nito, so ito hindi to budget wise guys ha. So talagang ano lang to, kung i-fever lang na may makagusto. Proven breeder natin guys, Top Hele Helema, galing kay ano to, McLaugh, no? So McLaughlin to. So lagay natin dito guys para makita nyo ng harapan. Ayan yung isa sa mga baseline breeder natin, napaka solid, no? So dalawang beses naglabas ng money winner, napakagandang ibon. So hindi ko napapakita yung iba guys, pinicturean ko na lang para sa mga magtatanong, i-message nyo na lang ako. So lalagay na lang din natin sa description guys yung cellphone number natin, or email nyo ako sa page guys, no? Lagay ko na lang din dito sa video na to yung ating Facebook page mga idol. Ayan, Hele Helema. So ito guys yung kanyang pedigree. Takpan muna natin. So ito mga idol yung pedigree niya. Ayan, kita niya naman, galing kay McLaugh. Hele Helema Arden, no? Yung ibon na to guys. Ayan, napaka solid niyan. So PM niya na lang ako mga idol kung trip niya to, isa sa mga foundation natin dito. So kailangan na lang talaga natin talaga guys na improve yung mga bloodline natin, dahil meron na tayo mga lumabas na winner eh. Sila na yung susunod nating magiging future breeder mga idol, alright? Eventually. So ito yung isa natin mga idol, so second to the last natin, isa sa mga foundation breeder natin. Ito puro ganos to guys, no? Import natin from Canada, no? Yo, isa sa mga pinaka-solid natin guys. So hindi to guys budget meal na ibon mga idol, no? Kasi ito lang naman is yung lolo nung ating 7th place sa Big Andy One Love Race mga idol, 500 miles. Ito yung lolo niya guys, yan, no? Napaka-solid, no? So 2016 ata ito, tama. So tingnan nyo naman guys, lolo, no? Tapos siya mismo proven racer at saka proven breeder siya mga idol. Napakapiglas na ibon, grabe, no? Napakagandang ibon guys. Ayan, tignan nyo ng mabuti mga idol. So hindi yan budget wise mga lods, alright? So napakagandang ibon mga lods, solid, alright? So PM nyo ako para sa mga ito, mga proven, itong mga baseline breeder natin. Tatlo niya, tatlo na anak niyan sa akin guys. So tapos si ano pa, si 7, yung ating pang 7th place pa ng Big Andy ngayong nakaraang linggo lang, no? So uuwi ko yon, siya yung magiging susunod na breeder natin. Napaka-solid niyan guys, oh. Kita niyo naman yan, solid, alright? So ito yung kanyang pedigree mga lods.
Pakita ko lang sa inyo. So ayan guys, si Top Gun natin, no? Kita nyo yan, siya yan. So original, Tony Alves and Ganos Family Love. Alright, so siya mismo, winner siya. Third Ace, Young Bird UNC, Sire 2. Overall, AO 3852, winner of Third Ace, Young Bird. A super breeding cock, sire to several winners. Son of 17104, winner of 8 400 mile, Young Bird Open. Only 8 day bird, very tough race. Grandson of Creator and Mona Lisa, mga idol. So ayan, mismong ibon na yan. So Mona Lisa, Creator, yung linyada niya. Wow, ang bigat! Alright, tapos include nyo dyan yung apo niya na nag 7th place sa 500 miles. Ito lang, last week, Big Andy One Love Race, mga idol. Napaka-solid ng linyada, guys. Ayan, no? Kung sino gustong maka-acquire ng magaganda, eto na guys, no? So tara, kuhain na natin yung last na ibon na i-out natin, yung pinaka etong dalawang to, walang tapon dito sa dalawang to, mga idol, alright? So ito na yung pinaka-last natin na i-out natin, guys, dahil marami na rin tayong mga in-stock na anak nito. Bam! Ito yan, guys, Borga, no? Ito, ano to, galing Belgium, mga idol, alright? 99.9% stop ban rito, mga lods, alright? Ayan, kita nyo naman guys yung itsurahin, no? Napaka solid na itong ibon na to, ang gaang pati, napaka gaang ng ibon, no? Ang gaang, hindi katulad ng iba na mga breeder ko. Itong pinaka magaang, buoyant masyado, napaka solid. So mga 2 years na to sa akin, guys, ginamit ko lang talaga sila pang infuse dito sa mga bloodline na pumapalo sa akin. So ito guys, talaga mga solid to sa akin. Alright, yung anak mo ito, munti kang makachamba sa Hoosier last year, mga idol. Alright, so ayan siya guys, kung makikita nyo, napakagandang ibon, mga idol. Alright, so ito yung kanyang, ayan guys, kung pagmamasdan nyo siya, napaka solid niya. So original Mark Cadwell stop bandit yan. So kung hindi nyo kilala si Mark Cadwell, napaka well known yan sa Great Britain pala, GB yung kanyang singseng. So ito yung kanyang pedigree, mga idol, galing ng Feathers Elite. Nakuha ko to almost 2 years ago, GB. Siya si Casanova, mga lods, alright? Yan, original Mark Cadwell stop bandit, direct son of champion Stock Cock Casanova, grandson of the world famous casino from Tony Mardon, inbred of Tony Mardon's number 1 Stock Cock Towi. So yan yung pinakasikat na stop bandit, yung si Towi, mga idol. Alam ko kaya tinawag na Towi yan, putol ata yung isang paa niya kaya naging Towi. The best of old line Tony Mardon Bandrit lines throughout pedigree. Ah, kita nyo sa mga pedigree niyan, guys. Andyan si Casino, andyan yung Reflex, andyan yung Fantastic, andyan yung Rosie. Yung Rosie yung ano na bili ng 14,000 euro. Ayan. Napaka-solid ng mga linyada nito. Puro mga quality line ng stop bandrit. Oh, napaka-solid niyan. Ayan. So isa sa mga ina-out natin. Bakit ba natin ina-out itong mga importanteng to? Kasi guys, may pinaghahandaan tayong malaking event. Nice. No, sa atin na kailangan nating pag-ipunan, kumbaga, no? So ito, mga to is since nagbigay na sa atin ng maganda-gandang mga panalo at mga inakay na talaga namang i-cross na lang natin, guys, is willing na tayong i-let go ngayon. Ayan, kita nyo guys, napaka-pogi nito. Solid na solid yung mga kakwar nito. Again, mga idol, hindi po ito magiging budget meal, kumbaga. Alright? Alright guys, so hanggang dyan na lang muna guys yung ating video for today, at masyado nang mahaba ito. So PM nyo na lang ako or message nyo ako sa ating Facebook page. Alright? So please like, share, comment, and subscribe.
hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. Alright? Peace out!